Okay. So ang pag-uusapan natin ngayon ay paano kung na-diagnose ka ng breast cancer? Ibig sabihin, na biopsy ka lang. No? Wala pang ginagawa sa iyo. So ang unang ginagawa natin dyan is kailangan meron tayong grupo ng doktor na specialist sa breast cancer. Meron kang siruhano, meron kang radio-oncologist, radiation oncologist, yung nagbibigay ng radiation o yung lumang term na cobalt. Hindi na uso ang cobalt ngayon, pero radiation, yun lang kasi ang mas naaalala nating salita pagdating sa radiation, at saka ang medical oncologist, yung nagbibigay naman ng gamot. Kailangan makita ka nitong tatlong specialist na nato para mabigyan ka ng tamang advice or solusyon sa problema mo ng breast cancer. Okay? Ang tatandaan din, ang breast cancer, iba't ibang klase yan. Maraming klaseng breast cancer. Hindi ibig sabihin, porque may breast cancer yung kapitbahay mo, yung breast cancer niya, saka yung breast cancer mo, pareho. Magkakaiba sila talaga. Limang klase ang breast cancer. So, depende sa klase ng breast cancer, doon din natin pagtutuunan kung ano ang dapat na gamot na ibibigay sa iyo. So, tandaan, huwag matakot kasi iba-ibang klaseng paggagamot ang gagamitin sa breast cancer. Dapat alam mo muna kung ano siya. And then, pangatlo, kung minsan, meron kami tinatawag na clinical trials, no? Ito yung mga pag-aaral na ginagawa para malaman kung ang gamot ay kasing effective sa pag-develop niya o sa paggawa niya. So, pwede kayo pumasok sa tinatawag ng mga clinical trials. Doon ini-explica sa iyo kung bakit ka papasok, kung ano yung pag-aaral na yon, bakit mo kung pwede ka pumasok, ano ang dapat na anong pwede mangyari sa iyo pag pumasok ka. Pero ito kailangan kung papayag ka o hindi. Hindi ito sa pilitan. So makakatulong din yon sa inyo at makakatulong din yon sa amin sa pag-aalaga ng mga pasyente, lalo na sa future na sinasabi o sa kinabukas o sa susunod na mga araw.